service for this Lord's Day number 17. Kung kayo po ay hindi pa nakakaliban sa taong ito ng Lord's Day, pinagpala po kayo. At sa mga meron ng liban, pinagpala rin po kayo dahil kayo ay nandirito muli. Amen. Kaya dapat ating pagpahalagahan, no, ang panahon natin na ginugugol sa panambahan dahil bilang lamang ang panahon natin sa mundong ito. At kung bibilangin natin yung mga linggo na tayo ay nasa presensya ng Diyos, yun ang pinakamatamis at pinakamasarap ng pagkakataon ng ating pamumuhay sa mundong ito na puno ng kasamaan. Salamat sa Diyos na pinaparatili niya tayo, nililingap niya tayo, at tayo ay pinapabanal niya sa bawat araw na lumilipas. At kasama po dyan ang ating mga panalangin na tinutugon ng Panginoon. Ang untang dahilan kung bakit tayo nakalalapit sa Kanya ay dahil sa Kanyang biyaya lamang. At wala tayong mapagmamalaki na may patago tayo sa Diyos o dahil tayo karapat-dapat pakinggan. Ngunit dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, tayo ay dinidinig ng Diyos Ama. Kaya po, ngayon ay papanalangin naman natin matapos nating ipanalangin kaninang umaga ang mga concerns ng mga church, ang mga church concern at ang mga concerned churches na pinanalangin natin. Ngayon ang po itataas natin sa Panginoon ang mga sakit karamdaman, ang mga pag-iisang dibdib at ang gobyerno ng ating bansa. Ganun po, gayon po ay patuloy nating itataas sa Panginoon, nagtitiwala tayo na siya ay tumutugon. Una sa lahat, no, bago tayo manalangin, congratulate natin si Sister Sally at si Brother Ryan. Nakaka-bless na sila ay nag-isang dibdib na, no? Ito ay may pagpapala ang Diyos sa pagsasamahan nyo, kaya humayo kayo at magpakarami pa. mabuti ang Diyos na kayo ay napag-isang dibdib. Nakikisa ang buong CCRBC and we're excited na maging official member kayo ng church. Gaya ng iba pa nating mga kapatid na hindi pa official, no? Tayo po ay umukot manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos na makalapit kami sa inyo na may kasiguraduhan na naririnig yung aming mga tinig. Hindi dahil ito ay sa sarili naming gawa, dahil kami matuwid, ngunit dahil kami, Panginoon, ay binayayaan nyo na maging parte ng inyong katawan, maging isang iglesia at higit sa lahat, maligtas sa pamagitan na natapos na gawa ng inyong anak na si Kristo Jesus, na kami ngayon ay may damit katwiran at makalalapit sa inyong trono ng kabanal-banalan, Panginoong Diyos. Kaya Panginoon, patuloy namin tinataas ang mga kapatiran namin na may sakit karamdaman. Una sa lahat si Brother Richard Ipanis na ngayon ay kasalukuyang may trangkaso. Dalangin po namin ang kagalingan, ang kalakasan na patuloy po igawad sa kanya at wala po itong maging komplikasyon sa kanyang pangangatawan at maging ang kanyang mga mag-ina, Panginoon, ay ilayo nyo rin po sa sakit karamdaman at sila ay makarecover sa lalong madaling panahon. Gamitin niyo po nawa ang mga natural na paraan gaya ng pagpapahinga, mga gamot, Panginoon, at ang kapangyarihan mo, O Diyos, na patuloy na kumilos sa kanilang pangangatawan habang sila nagpapahinga ay patuloy silang lumakas, O Diyos. Ngayon din, Panginoon, patuloy namin tinataas si Tita Clarissa, Panginoon, na nag-undergo ng gamutan. We continue to pray for her complete healing and recovery. We pray for strength, comfort, and provision sa mga pangangailangan niya sa kanyang health concerns, O Lord. Maging si Sister Eliza, patuloy siyang patatagin ang kanyang pangangatawan, at si Brother Chester Yanson, we pray na ingatan niyo po ang mga kapatid namin na ito na patuloy nag ma-manage ng kanilang mga health concerns, O Lord. We pray for your provision sa pangangailangan medical nila at ng kalakasan at patuloy na pag-iingat. Ganon din, Panginoon, patuloy namin tinataas si Pastor Erdi Sabinorio, ang tuluyang healing, Panginoon, ng kanyang kidney. Dalangin po namin na naka-recover po siya 100% upang mapagpatuloy niya ang paglilingkod niya sa inyo at tulungan niyo siya, Panginoon, na maging maingat din, Panginoon, sa kanyang pangangatawan, O Diyos, upang maiwasan yung mga ganitong klaseng sakit, O Diyos, at manatili siya na naglilingkod sa inyo. Sa dalangin po namin na sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, mga anak, at ang kanyang asawa, at ang kanyang ministeryo sa ARBC, patuloy pong pagpalain at kayo pong patuloy mag-supply ng mga pangangailangan nila. Salamat, O Diyos, dahil kayong tumutugon at kayo po ang Diyos naming manggagamot. Ganon din, Panginoon, pinagpapasalamat namin ng natapos na kasalan ni Brother Ryan and Sister Sally Ipanis. Salamat, O Diyos, dahil sa matagal na panahon, ito'y pinananalangin nila at sa ngayon, O Diyos, ito po ay naganap na at
ito po ay dahil sa inyong biyaya at habag lamang. Kaya pinagpapasalamat namin ng pag-iisang dibdib nila na sineselebrate namin to bilang isang iglesia. Nakikiisa kami sa kagalakan at sa pagpapala na tinatamasa nila ngayon bilang isang pamilya. Dalangin po namin na sa kanila pong patuloy na panambahan dito sa CCRBC, dalangin namin Lord sa inyong kalooban na sila rin po ay makasama namin sa pagpapamyembro sa iglesyang ito upang patuloy tumibay ang kanilang pananampalataya at lumago sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Ganun din, O Diyos, patuloy namin pinapasalamat ang nalalapit na kasalan ni Brother RJ and Sister Lovejoy in their preparation. Continue to strengthen them, grant them wisdom and guidance, Lord, at yung provision sa mga pangangailangan nila sa kasalang ito and beyond, Panginoon, sa kanilang pagtataguyod ng kanilang pamilya. We also pray, Lord, na bigyan niyo magandang weather ang kasalang iyon at maging maayos, Panginoon, lahat ng mga pinaprepare at kanilang mga puso't isipan, ang emosyon nila, i-prepare niyo rin, Panginoon, sa pag-iisang dibdib nila. Ganun din, O Diyos, patuloy namin tinataas ang aming gobyerno. Tinataas namin, Lord, ang mga pangyayari ngayon sa aming bansa, ang aming peace and order situation. Dalangin po namin na magkaroon ng mabuti at matuwid na pamumuno ang aming mga leader simula, Panginoon, sa presidente hanggang sa pinakamababang barangay official. Dalangin namin, Lord, na magkaroon sila ng pagkatakot sa iyo at gampanan nila ng buong husay at galing ang kanilang serbisyo sa bansang ito, Panginoon, at manaig, Panginoon, at ang katwiran at ang katahimikan at kapayapaan sa bansang ito na mapanatili nila, Panginoon, yung peace and order. At dalangin namin yung mga tiwaling opisyal at ang mga kriminal, Panginoon, sa gobyerno ay patuloy itong masawalat at ma-expose, Panginoon, at matanggal sa pwesto upang makamit ang hustisya, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na bilang mga mananampalataya, huwag namin ilagay ang pag-asa namin sa gobyernong ito sa lupa. Huwag namin asamin ang lubusang kagandahan ng buhay dito sa lupa sapagkat hindi iyon mararating, Panginoon, dito sa lupa. Ngunit patuloy kami magtiwala na ang aming pananahan dito sa mundong ito ay pansamantala lamang at kami ay tinawag mo upang maging asin at ilaw sa nabubulok at nagdidilim na mundong ito at magampanan namin nawa ang pagiging mabuting ehemplo sa aming lipunan bilang mga mananampalataya. Muli, Panginoon, salamat sa iyong biyaya na kami po ay nandirito ngayon upang makapag-aral ng iyong salita, makarinig ng iyong salita upang kami mapalakas, mabago ang aming buhay, ma-convict sa aming mga kasalanan at mapatatag ang pananampalataya sa iyo at patuloy kaming mapabanal. Patuloy mo ako, Panginoon, itago sa likuran ng iyong krus at may hayag ko lamang ang kabuuan ng iyong kalooban sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon, at ang pangalan mo lamang ang may taas. Gayun din po sa mga tagapakinig, sa mga minamahal na miyembro, Lord, ng CCRPC at sa mga bisita namin, dalangin namin, Panginoon, na ang katalinuhan, ang kaliwanagan ng pag-iisip na nagmumula sa iyong Banal na Espiritu ang igawad mo sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Tayo po ngayon ay nasa, binanggit ko po kanina, no, 17th Lord's Day at nasa ikalawang sermon ng ng linggong ito. Kaninang umaga po pinag-usapan natin ang Lord's Supper at ang implikasyon nito. Sana po ay sa mga hindi nakarating, panoorin niyo po ito sa mga susunod na araw. Ina-upload po ito ni Deacon RJ para hindi niyo po ma-miss yung mga ilang katuruan. At in-encourage din po namin tayong lahat na huwag lang natin abangan sa YouTube, mas maganda po na abutan natin ito sa umaga ng panambahan natin ng live para po sama-sama tayong sumasamba. Ngayong hapong ito, ang ating pong teksto, ating pag-aaralan, ang tema ng ating pag-aaralan ay patungkol po sa predestination. At ito po ay alinsunod pa rin po sa tema natin sa systematic theology na sinusundan natin. Kaya po, ngayon, ang title po nito ay Ang Diyos na Pumili at Nagpapanatili. May Diyos na pumili at yung Diyos na pumili ay siya rin ang nagpapanatili. Ang ating pong teksto ay makikita natin sa aklat ng Roma 8:28 hanggang 30. Nanyang po lahat ay tumayo at ating pong basahin ito.
Babasahin ko po ito sa wikang Filipino, wikang Tagalog. Ito ang salita ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon, panguna ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kalwalhatian. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos, kayo po'y makakaupo. Ang aklat po ng Roma ay sinulat po ni Pablo para po sa mga kapatiran sa ng mga hintil, no? At ito po ay naisulat niya sa Corinto nung siya po ay naroroon at naipadala na sa Roma bago po siya naging martir at napatay. Ang tema po ng aklat na ito ay patungkol po sa krus ng Panginoong Jesucristo, kung paano ito nagligtas, kung paano naghusga ang Panginoong Diyos sa kasalanan, at kung paano rin siya nagbigay ng awa sa mga niligtas at hinirang niya. Sumulat po ang Apostol Pablo para sa mga Hintil at mga Hudyo sa Roma para sila po'y magkaisa sa Ebanghelyo. At nais niya rin na yung iglesia sa Roma ang maging starting point or jump off point ng kanyang operations ng tawag dito, missions sa known world. At maalala po natin na si Pablo ay nangalat ang kanyang ministeryo hanggang umabot ng Espanya at sa iba pang parte ng Europa. At ang pinaka-ultimate goal po ng paghahayag ni Pablo sa talat ng Roma ay ang kalwalhatian ng Panginoong Diyos na maipakita sa sanlibutan. Si Apostol Pablo po ay nalalaman niya na sa kanyang pagsulat ay marami po ang tanong na masasagot. Kaya po sinimulan niya ito patungkol sa kasalanan ng tao hanggang ito'y naglayo na maipaliwanag kung anong katatayuan ng isang makasalanan, isang mananampalatayang makasalanan na tinubos ng Panginoon at lumalaban sa kasalanan. At kung ano ang implikasyon nito sa patuloy ng isang Kristiyano ng paglaban sa kasalanan. Meron bang kapaguran? Meron bang magandang katapusan o meron ba itong magandang dulot sa buhay ng isang mananampalataya sa hinaharap? Ngayon po, pag-uusapan natin, ano nga ba ang kalalagyanan ng isang mananampalataya na niligtas, tinubos at pinababanal ng Panginoong Jesucristo? Meron ba tayong happy ending? At ang mga tinubos at niligtas ba ng Panginoon ay sigurado ba na makakarating sa hinaharap na kalwalhatian na pinangako ng Diyos? Dahil po dyan, gusto ko po munang basahin ang ating confession na tinatayuan sa 1689 Baptist Confession of Faith of God's Decree, Chapter 3, Paragraph 3. Dito po ay ang ating mga pagkakasystematize ng ating tinatayuan patungkol po sa predestination o pagkakahirang ng Panginoon. By the decree of God for the manifestation of His glory, some men and angels are predestined or foreordained to eternal life through Jesus Christ, to the praise of His glorious grace. Others being left to act in their sin to their just condemnation, to the praise of His glorious grace, of His glorious justice. Makita po natin to sa mga talata na nakakalat sa Biblia. At isa po sa ating inaaral ngayon ay sa Roma. Nais ko pong maibalikan natin ang pag-aaral na ito pagdating sa predestination in the decree of God na ang Diyos ay pumili na ng mga anghel at ng mga tao na bago pa naglalang ang Diyos, meron na siyang pinili upang maligtas. Ang argumento ng mga tao, paano yun? Meron na palang pumunta ng langit. Ba't pa ako mag-e-effort? So the argument was, kung meron palang pinili, ano pang
Ano pang tsansa ng mga hindi pinili? Napaka-unfair ng Panginoon. Pero kung titignan natin ang pagkakasystematize ng ating confession, sabi po dito, some men and angels are predestined or foreordained to eternal life through Jesus Christ to the praise of His glorious grace. May pinili ang Diyos na kanyang ililigtas, maaring anghel o mga tao, at iilan lang, hindi lahat. Para saan? Sa gloria ng Panginoon, sa kaluwalhatian ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Gusto kong makita natin yung parte na foreordained unto salvation, sa kaligtasan. Bakit po kinakailangan natin maintindihan ito? Sapagkat ang dahilan kung bakit may pinili ang Diyos, dahil merong kararatnan ng tao. Meron na siyang pupuntahan. At anong pupuntahan niya? For all have sinned and fallen short of the glory of God. And for the wages of sin is death. Lahat ng tao'y nagkasala. At ang kabera ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na ito ang kamatayang walang hanggan. Nagsimula kay Adan at kay Eva at ngayon ay hanggang sa panahon natin patuloy na mamatay ang tao dahil sa kasalanan. At dahil po dyan, pinatunayan lamang ng salita ng Diyos na kung meron tayong kahusgahan o meron tayong kondemnasyon na mamatay, ibig sabihin meron tayong nagawang kasalanan. At ang ating pagkakasala ay magdudulot ng ating pagkawasak. Kaya ganun din naman, kung merong nagkasala at may kasalanan at merong magbabayad ng kasalanan sa impyerno o sa pagkawasak, meron ding tagapagligtas. Walang ililigtas ang Panginoon kung wala tayong kaliligtasan. Hindi kailangan mag-foreordain ng Panginoon, mag-predestine ng Panginoon kung wala tayong original na kalalagyanan. Dahil lahat tayo, lahat ng tao sa sanlibutan ay nagkasala, lahat tayo patungo sa kondemnasyon ng impyerno. At dahil dyan, in God's loving kindness, pumili siya ng iilan from the foundations of the world before everything began, before everything was created, pumili na siya. Inappoint na niya kung sino mabubuhay na may buhay na walang hanggan at kung sino ang mapapahamak. At anong purpose? Sabi po dito, those who are foreordained to eternal life through Jesus Christ to the praise of His glorious grace. Paano naman po yung mga tao na hindi pinili? Nasaan ang hustisya? Yun ang hustisya. Dahil ang mga hindi pinili ng Diyos ay pagbabayaran nila ang kanilang kasalanan, and that is for the praise of His glorious justice. Hustisya ang tatamasain ng mga hindi pinili ng Diyos na mabubulit sa dagat-dagat ng apoy. Bakit? Dahil sila'y nagkasala laban sa banal na Diyos. At ang mga pinili naman ng Diyos, maaaring sila ay mas masama pa dun sa mga hindi pinili. Ngunit, hindi yun ang basihan ng pagpili ng Diyos. Ang basihan ng pagpili ng Diyos ay hindi kung gano'ng kakasama o gano'ng kabuti. Ito'y nakabase sa Kanya kung sino siya bilang isang Diyos na mahabagin, maawain, makatarungan, at mapagmahal. Ang sumunod pong paragraph na babasahin ko, sabi po dito sa paragraph 4, these angels and men, thus predestined and foreordained, are particularly and unchangeably designed, and their number so certain and definite that it cannot be either increased or diminished. Ano po sinasabi dito? Ang mga pinili ng Diyos sa kaligtasan, anghel man o tao, ay hindi na mababawasan o madadagdagan ang bilang. Nung pumili ang Diyos, sigurado na. Nung niligtas ka ng Diyos, ikaw na yung may bilang. Hindi na matatanggal yung pangalan mo. Hindi na madadagdagan kung sino pa. Eh pastor, ba't pa tayo mag-evangelize? May pinili na pala. Ang tanong, kilala mo ba kung sino yung pinili prior to their conversion? Sabi nga eh, kung lahat lamang ng tao ay may marka sa likod ng dilaw na tinta at kailangan mo lang tignan yung likuran nila, ah, elekto. Sige, sumama ka sa akin, mag-church tayo. At yung walang sulat sa likod na dilaw, eh, sa hell ka na, pababayaan na kita.
At yun mismo ang punto why we should evangelize. Dahil hindi natin alam kung sino ang pinili at predestined ng Panginoong Diyos sa kaligtasan at sa kapahamakan. Therefore, the gospel must be preached far and wide. It must be spoken of every day. It must be declared from the housetops and rooftops to the alleyways and byways and to the highways. Hindi natin pinipili kung saan. It must be preached in season and out of season because we don't know kung sino yung pinili ng Diyos at hindi niya pinili. Prior to our conversion, kahit nga yung nagki-claim na converted na, marireveal eventually na hindi pala talaga sila mananampalataya. So, anong kailangan? Maging maingat dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi para sabihin natin na kilala ko kung sino dito. Para natin malalaman sa ating sarili kung tayo elect na. Dito natin makikita sa pinag-aaralan natin yun. Masasabi natin, Lord, salamat! Isa ako sa pinili mo. Dapat ba natin itong pagyabang? Hindi. Paragraph 5, those of mankind that are predestined to love, to life, God before the foundation of the world was laid according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel of good pleasure of His will hath chosen in Christ unto everlasting glory out of His mere free grace and love, without any other thing in the creature as a condition or cause moving Him thereunto. Ang pagpili daw ng Diyos ay hindi nakabase sa tao. Sa nila lang, whether tao ka o anghel, ang pagpili ng Diyos, sabi dito, is according to His immutable purpose and secret counsel and good pleasure of His will. Hindi natin maarok, nakaalaman ng Diyos ang kanyang mabuting puso, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig. Yun ang basihan. So sa madaling salita, wala kang pwedeng gawing na sobrang sama para hindi ka piliin ng Diyos. At wala ka rin pwedeng gawing sobrang buti para piliin ka ng Diyos dahil hindi nakabase sa iyo ang pagpili o hindi pagpili ng Diyos. Ito'y nakabase sa Kanya. Balik po tayo sa aking preaching. Nag-review lang tayo ng 1689 LBCF. In 1993, there was a very controversial movie na isa sa mga paborito kong movie na ginawa ni Steven Spielberg. It's entitled Schindler's List. Ito ay base sa movie na isang novel na sinulat noong 1982 entitled The Schindler's Ark. Parang Noah's Ark, no? At ang storya po nito ay in the 1940s setting na kung saan si Oscar Schindler ay isa pong businessman na gusto kailangan niyang kumuha ng mga tauhan para i-pursue yung business niya ng manufacturing. At ang nakakalungkot, sa panahon po na yon ay pinapersecute yung mga Hudyo. At ang mga Hudyo po ay ni-round up ng mga SS officers ng Nazi Party at sila'y hinuli at nilagay sila sa isang concentration camp. At yung concentration camp na po na yon ay dun pinagagawa sa kanila yung forced labor. At si Schindler, si Oscar Schindler, dahil siya'y tuso, gusto niya makatipid, ayaw niya gumamit o mag-hire ng mga ordinaryong tao na sisweldohan niya ng malaki, niisip niya, makikinabang ako sa mga alipin na ito, sa mga Hudyo. Ako ay gagawa ng paraan para maaprubahan ito ng Nazi Party, ng SS officers, para sila ang aking kukuhain. At sila ang magtatrabaho para sa akin dahil hindi na ako magsisweldo ng malaki. Yun ang kanyang kaisipan. And to cut the long story short, thousands of Jews were saved because of Oscar Schindler's tactics na makatipid sa labor. Marami sa kanila ang hindi napatay sa concentration camps in Dachau or Auschwitz. Sila ay nakatakas o pinatakas ni Oscar Schindler. So bakit ko ito kinikwento? Sapagkat yung movie na yon, Schindler's List, in 1993 was almost banned, if not totally banned in the Philippines. Bakit? There was this scene na may nudity. Nakahubad yung mga artista dahil may pinapakita silang eksena. Ano eksena na yon? This was the scene in which, based on the selection of the prisoners, kung sino yung fit to work at hindi fit to work. So dahil marami sila ginawa, pinapila sila sa isang open field at pinatakbo ng hubot-hubad. At yung matatanda,
at bata ay sama-sama nagtatakbuhan, at kung sino yung mahina, yung hindi na makatakbo ng matagal, tinitigdan ng mga medical officers, ng mga doktor, ng SS. At sila sabi, yan, kuhain yan, yan, kuhain yan. At yung tinuturo nila, ito yung mga tao na dinadala at sinesegregate. Para saan? Ito yung mga matatanda, mahihina, wala nang kakayanan magtrabaho, hindi na makagalaw, hindi na makakilos. At ang tingin nila doon ay wala na silang silbi. At ang gagawin sa kanila ay iipunin to be executed later on. Papatayin sila. At yung mga natira, these are the able-bodied men and women. Sila yung malalakas at may kaya pang ibuga sa trabaho at mapapakinabangan pa. At dahil dyan, sila ay inipon din at sinegregate para sila ay magtrabaho. Ang nakakalungkot, the ending or the planned ending, they were set apart with the intention of killing them also in the future. Ang ending pa nila, ipapatayin pa rin sila kapag hindi na sila mapakinabangan. Parehas lang. Na-delay lang yung kamatayan nila. Naghirap pa sila sa trabaho. And then eventually, ipapatayin pa rin nila. Ngunit nandun yung biyaya ng Diyos sa mga Hudyong ito, na ang ilan sa kanila ay naging empleyado ni Oscar Schindler, and eventually, sila ay nabuhay at ngayon meron silang mga kaapu-apuhan. In contrast, those whom God has chosen were set free from the bondage of sin have a different ending. Sa kabaliktaran, no, titigdan natin yung mga niligtas ng Diyos sa kasalanan, hinango mula sa putikan ng kasalanan at pinabanal at niligtas ay may kakaibang katapusan. A different ending. Unlike those people na sigurado sila ipapatayin, the ending of the believer is not for destruction, but for glorification. Hindi sa pagkawasak at pagkamatay, ngunit para sa kalwalhatian. Kaya po ang ating mensahe ngayong hapong ito ay ang pagpili at pagpapanatili ng mga tinubos ni Kristo ay sinigurado ng kanyang tapat na salita patungo sa kalwalhatian para sa kanyang kalwalhatian. Ulitin ko po, ang pagpili at pagpapanatili ng mga tinubos ni Kristo ay sinigurado ng kanyang tapat na salita patungo sa kalwalhatian para sa kanyang kalwalhatian. The choosing and the preservation of all the saints. Lahat tayo na pinili at pinababanal ng Diyos, pinapanatili ng Panginoong Diyos. This has been secured by His Word. Sinigurado ng kanyang salita na hindi na mababawasan o madadagdagan ng kanyang mga hinirang. At ito'y para sa kalwalhatian, for His glory. Para sa glorification ng isang taong niligtas, isang makasalanan, tinubos, pinabanal, at eventually, magkakaroon ng kalwalhatian. To be glorified. At yun lahat ay para sa kalwalhatian ng buhay na Diyos. Kaya po sa unang punto natin, nais kong ipunto ngayong hapong ito, ito ay alam natin sapagkat ito ay naranasan natin. We know this. Believers, alam natin ito. Bakit? Sapagkat naranasan natin ito. Kaya nga ang sabi ni Pablo, alam natin. Sinasabi niya sa mga mananampalatayang Hudyo at mga hintil sa Roma, sinasabi niya, alam natin to. Ano yung alam natin? Balikan natin yung sinabi sa verse 1. Sabi po sa Romans 8, verse 1, napakaganda po ng binanggit dito. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga tao nakipag-isa na kay Kristo Jesus. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. This is what we know. Mga kapatid, mga believers, mga mananampalataya, pinili at hinirang ng Diyos, hindi na tayo makukundina. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Hindi ba napakaganda nito? Pinalaya tayo sa kautusan at sa kamatayan na dala nito. Kaya nga sinasabi ni Pablo, alam nyo ito mga kapatid. You know this. Why?
because you've experienced this. Alam mo ito dahil naranasan mo ito. Ikaw mismo ang nakaranas ng pagliligtas at pagtutubos ng Diyos. Hindi ito isang remote idea sa atin. Ang bawat mananampalataya ay alam niya sa kanyang puso as the Spirit witnesses that he's been redeemed by the blood of God, by the blood of Christ, that he's been justified. Ito'y naranasan natin pagkat tayo ay una, tinubos. Tinubos tayo kanino? Hindi tayo tinubos kay Satanas. Walang pag-aari si Satanas. Tayo tinubos sa galit at puot ng Ama. Tayo nagkasala sa banal na Diyos Ama at nais tayong parusahan dahil sa ating pagkakasala. Ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanliputan, sinugo niya si Kristo Jesus, ang kanyang bugtong na anak. Na kung ikay manampalataya, hindi ka mapapahama, kunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan at yan ang tinamasa mo, kapatid. Yan ang meron ka, yan ang naranasan mo pagkat ikay tinubos. At pangalawa, ikaw ay pinalaya. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. Ang pagpapalayang ito ay walang kapares. Ito'y kalayaan laban sa gawa ng kaaway, laban sa kasalanan, laban sa kumikitil ng buhay. Malaya ka na. Hindi ka lamang tinubos, ngunit pinalaya. So, take note, brothers and sisters. Ang resulta ng lahat ng pinahihintulutan ng Panginoon sa kanyang mahinirang ay pawang kabutihan. Ano pa man ang mangyari sa buhay ngayon ng isang niligtas at pinababanal ng Diyos, ang resulta niya, ng ending niya, ay pawang kabutihan. Kahit pangit sa paningin natin ang nangyayari, kahit hindi pumapabor sa atin, kahit naghihirap tayo, nakaranas tayo ng mga pagsubok, kagutuman, kamatayan, o kung ano paman. Anong garantiya ng Panginoong Diyos? Sinabi ni Pablo, kalam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sa English, ano sabi doon? All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Lahat ay para sa kabutihan. Kahit masama yung nangyari, it is for your good. The enemy has intended it for evil, but God has intended it for good. Pangit ang paakala mo nangyayari. Hindi natupad yung gusto kong mangyari, Lord. Hindi maganda yung nangyayari. Hindi tama ito. That's why we can boldly say, whatever God ordained is right, even if it's not right. Ano ibig sabihin nun? There are things na nangyari sa buhay natin na parang hindi tama o hindi talaga tama. Namamatayan tayo. Nananakawan tayo. Naaabuso tayo. Nakakaranas tayo ng sakit karamdaman. Nakakaranas tayo ng kahirapan. And it is not right in our eyes. Even in the eyes of God, maring sa moral law, nakita natin, hindi maganda, hindi tama, nasa ng ustisya. But if it's ordained by God, it is right for you. It is right for me. Kung ang pangit na pangyayari sa buhay mo ay pinahintulutan ng Diyos, kahit gaano pa kapangit ang tingin mo dyan, kung pinahintulutan ng Diyos yan, yan ang makabubuti sa'yo. Ang ending, it is for God's glory. It is for your own good. Kaya kapatid, magising tayo sa katotohanan. Ang katotohanan ay tayo tinubos ng Diyos at pinalaya at pinahihintulutan niya sa kanyang mga tinubos at pinalaya ang lahat ng bagay na makabubuti sa kanyang mga hinirang. Walang pinangyayari ang Diyos sa atin na ikasasama natin, ngunit ito'y ikabubuti para sa kanyang kaluwalhatian. Kalawang punto po ngayong hapon, ang mga tinubos ay hinirang sa simula at magiging kagaya ni Kristo sa katapusan. Hinirang tayo, pinili tayo sa simula. Bago pa naganap ang lahat, pumili na ang Diyos. At ang katapusan ay magiging kagaya tayo ni Kristo. Di ba napakaganda ng plano ng Panginoong Diyos? Imagine this. Sabi sa verse 29,
Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Wala ka pang ginagawa. Wala ka pang aksyon sa buhay mo. Hindi ka pang humihinga. Hindi ka pang nag-i-exist. May plano na ang Diyos sa'yo. May paris yung Jeremiah 29:11 kung i-apply mo sa sarili mo. Bakit? May mas malinaw na teksto. Ito. Hindi lamang ito para pagyamanin ka at hindi ka mapahamak. Ito ay patungkol sa pagiging kagaya mo ng anak ng Diyos. Kabanalan. Hindi lang kayamanan, mga kapatid. Now, the problem with the prosperity gospel ay ginagamit na yung mga teksto na para makiliti ang tenga ng mga tao. Kahit napakaganda ng teksto, ginagawa nilang masama ang dating. Bakit? Parang pinagpapalagay ng mga taong ito ng mga kalaban ng ebanghelyo, the false teachers and the prosperity gospel preachers, na parang bang dito lang tayo sa lupa. Hindi po. Ayoko na dito. Bakit? Merong mas magandang plinano ang Diyos sa hinaharap. A new heaven and a new earth kung saan tayo mamumuhay ng walang kasalanan pagkat tayo ay magiging kagaya ni Kristo Jesus. Tuloy po natin yung teksto. Sabi po dito, sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Panganay si Kristo Jesus at tayo kapatid. Therefore, we are sons and daughters of the Most High God. May hihingin ka pa ba? May hihilingin pa ba? Meron pa bang mas nakakakilig doon? Meron pa bang mas magpapaantig ng puso mo para manampalataya kay Kristo? Kung hindi ka kinikilig sa ebanghelyo at kailangan ka pang bulahin na ayayaman ka pag sumunod ka kay Kristo, ay makakamit mo lahat ng pangarap mo pag sumunod ka kay Kristo, hindi si Kristo ang gusto mo. Pagkat walang inbang ino-offer ang Panginoong Diyos, kundi katubusan at kalayaan mula sa kasalanan at sa kamatayan. At ito'y ginanap ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako bilang mananampalataya ay hindi lamang magtapos sa pagpili. Hindi lamang magsimula sa pagpili, ngunit magtapos sa pagiging kagaya ng anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Ang mga pinili ng Diyos ay tinawag sa kaligtasan at di kapahamakan. That's a fact. We are called to salvation and not to destruction. Hinirang para sa kabanalan at hindi sa kapalaluan. We are called and chosen for holiness and not foolishness and sinfulness. Balikan po natin ang Romans chapter 8. Ang sabi po dito sa verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Those who live in accordance to the flesh will not want anything to do with what is spiritual. Ang gusto lang niyan yung sa laman, yung magsasatisfy sa kanyang nakikita, nararamdaman, sa kanyang emosyon. Pero sabi po dito, ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Those who are living in the Spirit will walk by the Spirit. At anong pinahalagahan niya? Espiritual na bagay. Nourishment of their spiritual life. Making the fruit and the gift of the Holy Spirit evident. And what's that? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yan ang pinagbubuhusan natin ng lakas, ng isipan, ng ating enerhiya. Hindi yung mga temporal na bagay. Kung meron man tayong ginugugol na oras, ay mas mahalaga sa isang mananampalataya who are led by the Holy Spirit para dun sa mga eternal na nakikita sa isang Kristiyano. Hindi dun sa mga temporal. We are more concerned about the spiritual things in life. We would rather be holy than to be indulgent in sin. And once we fall into sin at pag nag-indulge tayo sa kasalanan, there's this conviction. Hindi ka para dyan. Hindi ka tinawag para mamuhay sa kasalanan, sa tanikala ng kasalanan. Pinalaya ka na dyan ng Diyos. Therefore, iwaksin mo yan. Talikuran mo yan.
Pagkat sabi nga sa ating sub-point, hindi lamang hinirang para sa kaligtasan, kapahamakan, ngunit hinirang para sa kabanalan. Tinawag tayo bilang maging banal pagkat ang humirang sa atin ay banal. At ang ikatlo po, hindi lang tayo tinawag sa kaligtasan, kapahamakan, at hindi kapahamakan, hindi lang tayo hinirang para sa kabanalan at hindi sa kapalaluan, tayo ay pinapanatili para sa kaluwalhatian. Pinapanatili tayo ng Diyos para sa kaluwalhatian in the calling of our glorious Christ na tinatawag tayo. Lumapit ka. Nasa akin ang daan, ang buhay, ang katotohanan. It will drive you to in totality in Christ, yung kabuuan natin kay Kristo na tayo pinababanal. Hindi ka pinapanatili ng Diyos para lang just to barely survive sa mundong ito. Hindi. Pinapanatili ka ng Diyos para managumpay ka sa kasalanan. May katagumpayan sa kasalanan kay Kristo Jesus. Hindi yan para gumulong-gulong ka sa kasalanan dahil, pinipreserve ako ng Diyos hanggang eternity na to. No, you're being preserved so that you will be presented as blameless, spotless, wrinkle-free, walang bahid dungis, walang batik, walang kulubot, isang banal na pakakasalan ni Kristo Jesus, parte ng kanyang iglesia. So, huwag nating maliitin yung ginagawa ng Diyos na pagpe-preserve sa atin, yung kanyang pagpapanatili sa atin. In the sanctification process, huwag nating baliwalain. Unang tayo nananagumpay sa kasalanan, isang malaking bagay yon sa atin. At dapat ito'y tinatayuan natin, victory by victory upon victory in Christ. Not to just barely survive na, itong week na to, okay naman ako, hindi naman ako nag-apostate. What? Masaya ka na, hindi ka nag-apostate? Ang hindi nag-apostate, hindi masaya dahil hindi lang siya nag-apostate. Masaya siya kasi naging kagawangis niya ang Panginoong Jesucristo every day. Mas nagiging kamukha niya, kawangis niya, si Kristo Jesus. So we must take note, walang totoong tinubos ng Diyos na hindi hahangarin at hindi pagsusumikapan na maging kagaya ni Jesucristo. Ulitin ko po, walang totoong tinubos ng Diyos na hindi hahangarin at hindi pagsusumikapan na maging kagaya ni Jesucristo. Those who claim to be Christians, those who profess that they're believers, kung talagang mananampalataya tayo, hinahangad natin na magpakabanal at pinagsusumikapan ito. This is not just a shirt that we wear every Sunday. This is not just a badge na sinusuot natin. Kristiyano ako, reformed ako, okay, isang Baptist. No, it's a life. Ito yung buhay ng isang mananampalataya. Hinahangad niya. Ngayon kung siya bumabagsak sa kasalanan, nanginginig siya. Natatakot siya. Bakit? Kasi ayokong makita sa akin yung hindi pagiging hindi Kristiyano. Nais kong makita si Kristo sa akin. Ayoko itong putik ng kasalanan sa aking buhay. Kaya pinagsusumikapan kong magpakabanal. Hindi ito indulging in sin dahil niligtas ka na. But this is fighting against sin and fighting for the honor and glory of Christ Jesus our Lord. Pinagtatanggol natin, pinaglalaban natin ang glorya ng Panginoong Diyos. Imagine, pinatawad ka, sinasabi mo kay pinatawad, niligtas, tinubos, pinalaya, pero kinakain mo pa rin yung sinuka mo dati. Binabalikan mo pa rin yung kababuyan ng buhay mo dati. Kung sinasabi mo kay pinatawad, ba't hindi ka mamuhay bilang isang pinatawad? Kung sinasabi mo kay niligtas, ba't hindi ka mamuhay ng bilang isang ligtas? Kung sinasabi mo kay Kristiyano, ba't hindi ka mamuhay bilang isang Kristiyano? Wala nang iba pang mas nakakatakot o kahindik-hindik na posisyon. Sabi ng isang theologian, ang pinakamahirap abutin ay yung mga nagpapanggap na Kristiyano. Ang pinakamahirap abutin yung hindi talaga Kristiyano. Kasi wala na Narinig na nila . Nagpapanggap na lang sila. Kaya mga kapatid, mga magulang,
Ito ay hindi para ikondena tayo, ngunit gisingin ang ating diwa. Kung talagang nabubuhay si Kristo sa ating puso't isipan, kung tayo pinananahanan ng banal na Espiritu, paalala sa iyo, tinawag ka sa kaligtasan at di ka pahamakan, hinirang ka para sa kabanalan at hindi sa kapalaluan, at pinapanatili ka sa kalwalhatian. Therefore, make your calling and salvation sure by working your own salvation. Pinaglalaban, pinagsusumikapan ang kabanalan para tayo maging kagaya ni Kristo. Ikatlong punto nga ngayong hapon, ang pagpili, pagtubos, at pagluwalhati ay isang tanikalang walang patid. Ulitin ko po, ang pagpili, pagtubos, at pagluwalhati ay isang tanikalang walang patid. This is called the golden chain of redemption, or others say is the golden chain of salvation. In verse 30, sabi po, ang mga pinili niya noon, panguna, ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinanawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Para makita natin, paano ito naging golden chain that cannot be severed? Hindi ito mapuputol. Bakit? Una, ang mga pinili niya noon, panguna, ay nakarinig. Kaya nga tinawag eh, dahil nakarinig. And a Christian's calling is an effectual call. It's a call with the tugging hand of God. He is carrying us. Evan, halika dito. Dennis, halika dito. Hindi lang tinawag, oh Evan, kung trip mo lumapit, lumapit ka. Hindi. May pagkuha. May pagliligtas. Ikaw ay patay. At ang anong ibig sabihin nito? Kaya ka narinig because you've been born again. You've been regenerated. Before you heard the word of God, you were dead in your trespass. And what it means to be dead is you cannot respond, you cannot hear, you cannot see, you cannot feel. You cannot speak. Patay ka sa kasalanan mo. Ngunit nung ikay nakarinig, ito'y katunayan na ikay nabuhay o pinanganak ng muli. There's a new life in you. You found a new life in Christ. Pangalawa, hindi lang pinili. Ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Justified. You're not only regenerated, but you were justified in Christ. It means that you believed. Nanampalataya ka. Bakit ka na-justify? Because of faith. We are saved by grace through faith. Hindi sinabi sa John 3:16 sa dulo na kung sino mang manampalataya, sa kanya hindi mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi inakailangan yung pananampalataya. Pero kahit ang pananampalataya natin ay isang regalo. In Ephesians chapter 2, sabi doon, we are saved by grace through faith. It is not by our own works. It is a gift. Regalo ito. Kaya ka nanampalataya kay Kristo dahil ikaw ay kanyang niregaluhan ng pananampalataya. Sa paanong paraan? Sa salita ng Diyos. Anong nauna? Ang pakikinig. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya nga sa Ordo Salutis o sa pagkakasunod-sunod ng pagkakaligtas sa atin, anong nauna? It's regeneration. Nabuhay tayo. Pinanganak na muli. You were not only called because you've heard and regenerated. You're not only called to believe and are justified. Pero ang pangatlo, kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Binigyan ka ng kalwalhatian ng Diyos. You were given the glory of God. Are we glorified right now? Sino gusto mauna? Meron ba tayong luwalhati na kung saan hindi na tayo nagkakasala? This is a future. This is the eschatological part of our belief. We will be resurrected. For those who believe in Him, even they die, they will rise again. Kaya sabi ni Christ, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Kung ikaw ay mamatay, ikaw ay mamuhay kung ikaw ay nananampalataya sa akin. I am the resurrection and the life. Even if you die, you will be resurrected. Dahil ito sa ating pananampalataya kay Kristo, that our glory, yung ating gloria o kalwalhatian ay nakaakibat sa ating muling pagkabuhay. There's a future ahead of us. Unlike those who died on the gas chambers and crematorium of Auschwitz and the Dachau prison,
nung World War II, yung mga condemned to die na mga Hudyo nung panahon na yon, wala silang pag-asa. Ngunit tayo alam natin na hindi tayo para sa kapahamakan at kamatayan, ngunit tayo para sa buhay na walang hanggan. For our last note, hinding-hindi mawawala ang kaligtasan ng mga hinirang sapagkat ang kaligtasan ay ginanap na ni Jesucristo. Kaya lahat ng punto ngayon, ng sub-points, ito ay nag-full circle kay Christ. Hindi dahil magaling tayo mag-maintain ang ating Christianity. But the only reason why you are here, the only reason why the Lord is preserving you, the only reason why we can get into that glory is because Christ said, it is finished. Tinapos na niya. Naganap na niya. Tetelestai, it is finished. It is done. It is accomplished. When he came back to the Father, the Son sat on his throne. Naupo na siya. Tapos na yung trabaho. Wala na siyang kailangan gampanan pa pagkat natapos na. And the golden chain of redemption or salvation is just being played out. Nangyayari na lamang ito ng patuloy. Wala nang makapipigil dito. Hindi na ito maibabalik. Hindi na rin ito mapuputol. Ang kaligtasan ng bawat hinirang ng Diyos ay sigurado. Ang hamon ngayong hapong ito sa atin ay, ikaw ba ay namumuhay na naayon sa iyong pagkakahirang? Ulitin ko po ang katanungan, ikaw ba ay namumuhay ng naayon sa iyong pagkakahirang? Hinirang ka ng Diyos. Pinili ka. You've been predestined into salvation. The question is, are you living like it? Namumuhay ka ba ng kagaya noon? Tinawag ka ng Diyos sa kaligtasan? Namumuhay ka ba sa kaligtasan? O namumuhay ka na para bang kinundina sa kasalanan? In conclusion, walang dapat ipangamba mga hinirang ng Diyos. Wala ka dapat i-worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Huwag kang mag-alala. Do not be anxious, as Paul said, but rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. If there's someone na merong dahilan maggalak at magbunyi ay ang Kristiyano sapagkat siya'y niligtas. Ngunit, ang mga hindi nananampalataya ay dapat mangamba dahil walang ibang paraan ng kaligtasan at pananatili sa kaligtasan kundi ang pananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. If someone who should be worried about their eternal state, it's the unbelievers. Yung mga hindi nananampalataya kay Kristo. Pero sila itong YOLO. Sila itong high power. You only live once and party lifestyle. Gusto nila lagi mag-enjoy sa buhay na ito. Gusto lagi nila magkamal ng salapi. Magpakasarap dito sa lupang ito. Bakit? Sabi nga ni Joel Austin, your best life now. This is the only best life that you can have if you don't believe in the finished work of Christ. Ito na yung best na makukuha mo. Pagkat sa kabilang buhay, kung di ka nananampalataya kay Kristo, that would be the worst for you. Sa mga mananampalataya, huwag kang matakot. Sa mga hindi nananampalataya, kilabutan ka. Matakot ka. Para sa mga mananampalataya, mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng banal na Espiritu at hindi ng laman. Mamuhay tayo ng naayon sa banal na Espiritu. Balikan natin yung Romans 8, napakaganda po niya. Mula verse 1 hanggang patuloy ng mga verses. Pangalawa, huwag ka lang mamuhay ng, sa looban ng Diyos, ngunit minabaliwala mo ang salita ng Diyos. Ang pamumuhay sa looban ng Diyos ay magpapasakop ka sa salita ng Diyos. Be under the authority of the Word of God. Not under your own words, but in the authority of the Word of God. Pangatlo, huwag kang mangamba sa iyong hinaharap. Don't fear of the future. And let me tell you this, our future is secured in Christ. Wala dapat na tayong katakutan sa hinaharap. We are secured in Christ. Para sa mga hindi mananampalataya, mangamba ka sa kahatulan ng Diyos sa makasalanan. Magsisi ka talikda ng kasalanan at lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos na naglikha. Gawin mo ito ngayon at hindi bukas.
tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong salita na patuloy na bumubuhay sa amin. Patuloy na gumigiyagis, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Kinikilabutan ang aming mga kalamnan sapagkat ito ay buhay na salita. Nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Sumusugat sa aming mga puso upang kami ay tumalima at makaramdam ng iyong pagtuturo, ng iyong pagtutulak sa amin sa paggawa ng kabutihan. Dalangin namin, O Diyos, patuloy naming maalala ang natapos na gawa ng inyong anak na si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, na naging dahilan ng mga mabubuting gawa na dapat naming gawin at ginagawa, Panginoon. Na naging dahilan na kahit ano pang maging mangyari sa mundong ito, sa aming buhay, ang katapusan nito ay kabutihan at para sa iyong kalwalhatian. Salamat, O Diyos, sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong paghirang, hindi dahil sa kami mabubuti, ngunit dahil kayo ay mabuti. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na binibigay mo at sa patuloy mong pagpapanatili sa amin at pagpapabanal sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen.